Podcast. Good morning po. Ngayon po ay August 3, 2022. Ito pong aking mga hanging eggplant. Ngayon po ay may mga bulaklak na. Ayan, makita niyo po. May bulaklak na po sila. Kaya po ito, mga ilang araw lang din, may bulaklak na yan. Yan po ay magiging bunga. Ayan po. Malalaman ko po kung hahaba itong bunga nito o hindi. Pero siguro po mukha na mga haba yung bunga. Kasi po yan, Fortuner po yung binili ko na yan. Kaya yan, nakita nyo naman, magaganda yung, yung mga dahon. Yan, yung mga bulaklak na po sila. Sumariwa po kasi, gawa nung, yan yan, nag-uulan. Ulan na mahihina lang, saktong nakakadilig lang sa kanila. Hindi sila masyadong nainitan, ayan po. Kaya po, gumanda sila at tumumulaklak na. Yan. Tapos po, itong lugar na to. Bubungkalin ko po ito mamaya. Sasabugan ko po ito ng mustasa. Kasi po yung mustasa ko doon malaki na. Ilang araw na lang harvest na sila. Para po meron po silang kasunod uli. Yan. Dito rin po sa mga kamatis ko na to. Kapag ito ay natanggal ko na. Hindi na wala ng bunga. Hindi na po kamatis ang ilalagay ko dyan. Ibang gulay naman po kasi nga po. Hindi na po siya masyadong gumaganda. Kaya po ibang gulay naman ilalagay ko dyan. Yeah, dito lang po sa side na ito maganda. Pero sa lugar na ito, hindi na po gumanda yung mga kamatis ko dito. Kaya po papalitan ko na rin po yan. Ayan po. Magandang hapon na po. Ito po nga na ito. Ibubungkalin ko. Yung taniman ko ng mustasa dati. Apechay. Matagal ko lang hindi tinanaman naman. Kasi ngayon po, tataniman ko uli. Ayan po, bubungkalin ko na po siya. Tataniman ko po siya ng mustasa. Sayang po kasi space. Ang huling itatang ko po dito ay kamatis. Ayan naman po. Uulitin ko po siya uli ng mustasa. Ayan po. Bubungkalin ko na po. Maganda po kasi lupa na rin. Malabo. Malabo po yung lupa. Ito nyo, madali lang bungkalin. Kasi po ito, yung lupa na to, mga po ito, pinagsunugan ko ng ipa. Kaya po malambot yung lupa dito. Dati po kasi hindi gumaganda yung rito, yung mustasa sa apechay, gawa nga po kasi ng tagaraw. Ngayon po, tagulan na. Baka po, gaganda na po siguro dito. Ayan po, bubungkalin ko po muna. Tapos pagkayari po mabungkal, papatayin ko po at saka sasabugan ko na ng buto ng mustasa. Ayan po, natapos ko na siya bungkalin. Ngayon po, papatayin ko na lang siya. Pagkapatag ko po sa kanya, pwede ko na siyang lagyan ng buto ng mustasa. Ayan po, napadali lang po mabungkalin. Kasi nga po ay buhagagin lupa. Ayan po, kukuha lang po ng pampatag. Tapos kukuha ko na yung buto ng mustasa para mabilis. Ganun po. Ayan po, ready na itanim ako ng mustasa. Ginamitan ko lang po isaan itong maliit na kalikay. Para matanggal ko po yung mga damo na napala ko kanina. Yung mga damo sa riwa po, tinanggal ko. Ginaganyan ko lang po siya kanina. Kung sa makuha ko na yung mga damo, yan. Natanggal ko po itong mga damo na to. Kasi po yung mga damo na ito, tutubo pa dyan yan. Kaya tinatanggal ko na. Ito lang po yung gamit ko, yung maliit na kalikay. Yan. Pipili ko po yung damo para huwag na siyang sumabay sa paglaki ng mustasa. Yan. Durog na durog po yung lupa nito. Kasi nga po yung lupa nito, kaya po kulay itim na ganyan. Kasi nga po ito ay pinagsunugan ko ng ipa. May halo pa rin, may halo din po yan tayong kalabaw. Kaya lang po hindi gumanda dyan yung mustasa noon. Dahil nga po tagaraw. Nahirapan po sila sa init. Iba po kasi init ngayon dito sa Nueva Ecija. Sobrang init po ngayon dito. Hindi po katulad noong mga nakakarang panahon. Hindi po ganito kainit ngayon po. Sobrang init. Kaya mas maganda pa po yung umulan araw-araw para hindi mainit. Pagka po kasi hindi mulan, sobrang init talaga.
po, pagkatapos ko po matanggalan ng damo, ito na po, ito na po yung dalawang butong mustasa. Ayan. Ito po yung isasabog ko sa lungaw na to, sa, ano na to, sa ginawa kong plat na to. Dadalaan ko na po ang sabog kasi po pag masyado makapal naman, sayang po. Kaya po, dadalaan ko na po yung sabog. Yung bang parang sakto lang po. Para hindi lang po masyadong madami. Ito po yung buto ng mustasa. Itong kulay po yung buto ng mustasa. Tapos, yung buto naman po ng pechay ay kulay blue. Nialagyan lang po nila yung kung pangkulay para makilala. Yan lang po. Kaya po may kulay. Ayan po. Ready na po yung taniman ko. Ayan. Ready na po. Nabungal ko na po lahat. Naalis na po lahat ng damo. Kaya po, ang gagawin ko dito ngayon, sasabugan ko na po siya ng buto ng mustasa. Ito na po yung buto ng mustasa. Hindi ko na po masyadong papakadamihan yung lalagay sa sabog dito. Yan, ganyan lang po karami. Yan, konti lang po yan. Yan, konti lang po yan para huwag masyadong makapal. Ayan po yun. Ayan, pagkasabog po, ganyan lang po. Ganyan lang po ang gawin ko, pabudbud lang po yan. Pabudbud lang po ng ganyan para hindi po siya masyadong makapal. Kasi po, pag masyado makapal, sayang lang. Hindi naman po naano iba. Yan po mga buto ko na ito. Ginaya ka na ito. Ano lang po yan. Sumabra man po yan, konti lang. Yan naman po, itutubo naman po lahat. At syempre po, pagkatapos po yan ay tanim, didiligan ko rin po. Para po mabasa yung lupa, mabasa yung buto. Para po siya ay tumubo. Yan, ganyan po. Po, naisabog ko na lahat yung buto. Ano yun po, didiray ko naman po siya. Kukuhaan ko lang po yung pandirig, yung hose. Hose po yung gagamitin ko sa kanila. Ayan po. Magtatanim po ako dito ng sunflower bukas kasi nga po, binabat ko siya kahapon. Hinangon ko siya kanina. Bukas po, tubo na yung sunflower niyan. Ganun po yung ginagawa ko sa sunflower ngayon. Ibinababat ko po muna na magdamag. Tapos, ibinabalat ko sa basahan. Ako siya tinatabi sa isang lugar. Hindi masisikatan ng araw para tumubo. Kasi po, pagka rekta yung sunflower sa lupa, yung buto ng sunflower, mabagal po yung pagtubo niya. E kaya po ang ginawa ko, ibinababad ko po muna sa tubig, magdamag. Tapos nga po, ganun ginawa ko, ibinalit ko sa basahan na tuyo. At saka nilagay ko po siya sa lugar na hindi maarawan para tumubo. Dito po ilalagay yung sunflower. And dati po kasi, ang natayang dito ay kamatis. E ngayon po, papalit na ko po siya muna ng sunflower para maiba naman po yung tanim. Kasi po, pagka puro kamatis ang tanim, hindi po gumaganda. Para po yung taniman ko na yan, dahil nga po, puro laging kamatis ang tanim. Kaya po, yung resulta, hindi po siya masyadong gumanda. At isa pa nga po, sobrang init at sikat ng araw. Kaya hindi gumaganda yung mga kamatis. Ngayon po, ito naman. Ito nga po, binubungkal ko ngayon. Sunflower po, lalagay ko dito. Yan. Ngayon nga po pala, wala na pong pasok ang mga teacher. Kami na lang po ang nandito sa school. Yung principal nandito po at saka yung isa. Saka po kami nakain. Mabali, apat na po kami dito sa school. Dito na po ako kumain ng tanghalian. Yan. Dito po ako nagluto. Ang inulang po namin kanina. Ginataang papaya. Kasi po, na kami, puro kami na nakakain namin. Kaya po, naman, nagugulay naman po kami. Yung mga nakakarang araw po kasi, mga okasyon, kaya puro karne. Ngayon po naman, puro gulay naman po kakain namin yun. Yan. Yan po, at ito po ay aking tatapusin. Para po bukas, maitanin po na yung buto ng sunflower. Pero, yun lang po kasi yung buto na yun. Pwede na rin po ngayon yun. Kasi nga po, siguro po, tubo na sa ngayon. Kasi kaya nang umaga ko po sa hinango. Mabilis na po tumubo yun. Baka po tubo na yun, pero bukas na po ng magay tatanim para sigurado.
Ayan po. Po, nai-ready ko na, intanim ako ng sunflower dito. Madali lang po kasi pong kalin to, kasi nga po, itong lupa na to, may halong sunog na ipa, at saka, tayong kalabaw, kaya po malambot ang lupa. Ayan po. Kaya po sigurado, gaganda na po yung tanim ko dito ngayon, kasi po, mapapalit ako ng ibang tanim. Dati po kasi yung kamatis, pagkasunod-sunod yung kamatis, hindi na po maganda. Kaya po yun, papalit na po ng ibang tanim, para mabago naman yung dating ng lupa. Ganun po. Ayan po. Ito na pong tabi ng daan na to. Ang lagay ako ng tanim ng sunflower. Kasi po marami po to. Sobra-sobra po doon sa ginanda ko doon. Kaya po. Itong lugar na to, ibubungkalin ko din po yung gilid lang. Para tanim ko rin po ng sunflower. Ganun po. Hindi po. Ito naman po yung lupa na to. Medyo matigas to. Pero okay lang po. Madali lang naman po itong palambutin. Kasi po meron pa ako doon na taing kalabaw. Na naka-stack. Siguro po pagkabungkal ko ngayon, bukas bago ko taniman, lalikaw po muna ng taing kalabaw para sigurado. Ganun po. Simple lang naman po bungkalin to. Hindi naman po masyado mahirap. Ang gamit ko lang po itong kutsara. Ito po kutsara ng, ng karpintero o kutsara ng mason. Malambot din po kasi nga po basahin lupa. Kaya medyo malambot din. Lagyan ko na ako ng guhit para bukas, tanim na ako ng tanim. Yan. Sige po, tutuloy ko po muna to. Para mayari ako. Kasi po, oras na rin. Makabutan kami ng uwian, hindi pa ako tapos. Kaya po, tatapusin ko muna. Ayan po. Natapos ko na. Yung tatanim ko ng sunflower dito. Ito po sa gilid ng daan na to. Ito po. Tatanim ako po ng sunflower to ngayon. Kasi po, wala po nakatanim dito ngayon. Ayan po, tatanim po sa sunflower. Kasi nga po, medyo marami yung naibabad yung punla. Ano po to? Kaya ayun, dadagdag po ang taniman. Pero maganda naman po dito sa lugar na to. Kasi nga po ito yung daan. Maganda po sa daan na to, may bulaklak. Ayan, kaya po nasipan ko na magtanim dito ng sunflower. Ayan po yung mga papaya. Wala yung bunga. Ayan po yung mga sito ko. Ayan, marami na po dito. Dati po dito walang mga tanim po dyan sili. Ngayon po, sitaw na, tsaka pipino. Ayan po yung pipino ko. Medyo malaki na pipino. May na po isang dangkal. Malapit na rin po isang gumapang. Ayan. Ayan po yung mga tanim ko ngayon, yung mga papaya na yan. Ayan, natin nyo. Ayan, pakita ko nga po sa inyo pipino. Ayan po yung pipino. Ito na rin po siya dyan. Bali, ano po yan? Bali... Siyam. Bali siyam na lungaw po yan. Naitanin po niya, napipino. Yung mga nakatanin po yan sa timba. Ayan po. At papagapangit po dito sa balag na yan. Ayan po yan. At po yan si Kaimon. Nag-grass cutter pa po roon sa may gilid ng feeding area. Ayan po, malinis naman po dito ngayon. Atan yan, malinis naman itong tanim ko na papaya dito. Ayan, mayayari na po dyan ngayon. Bukas naman po yung tanim ko ng okra. Ayan po. So, kaya po dito po maglalagay ng sunflower. Ayan, maganda po dito kasi po ito daan. Tama-tama po ito. Ang pasukan po kasi dito ay August. Siguro po August, mga December po, bulaklak to. Ganun po yung sunflower na yan. Kasi po ito, 120, ano po ito? 120 days. Mga ganun nga po siguro, mabulaklak. Ayan, napusog na. Napusog na po ako kasi po nag-merenda kami. Merenda po kami ng banana queue. Karioka at atoron. Kami po ng tubig. Ayan po, tinapos na po ito ngayon. Ayan po, malisa po dito. Ayan pa po si Kaimon. May kita pong alas 5. Ayan pang tumigil. Ganado po sa pag-grass cutter. Ito na lang po ang titry namin bukas. Itong tanim ng okra na to. Kasi po, mas masarap mamitas kapag ka walang damo. Yan naman po, hindi naman po masyado masira yung okra. Hindi naman po kagaya ng sitaw na bawal damuhan. Ito po, may gigilit po ni Kaimon ng grass cutter dyan. Makikita niyo po bukas kung paano magiging itsura niyan. Kamili po, ito po, yung mga papaya na to, malinis na. Maganda po kasi tingnan kapag malinis. Yan. Ayan po. Hanggang dito na lang po yung vlog ko ngayong araw na to. Mahigit na po ang alas 5 ng hapon. Magpa 5:20 na po. Kami po yung uwi na.
Kami dalawa lang po ni Kaimon dito sa school ngayon. Kami po ay uwi na. Gagayak na po namin yung mga gamit namin. At mukha pa yung konti. Uwi na po kami. Sige po, maraming salamat po. Sana po patuloy niyo pong supportahan yung aking YouTube channel. Kaya GTV po. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.